Hindi pabor si Senator Amy Marcos sa nakasanayan ng pag-importa ng mga produktong agrikultural na mayroon naman sa bansa. Super kulit ko na, naparati ko sinasabi, unahin, simutin muna lahat ng makukuhang bigas, asukal, noon din yung sibuyas. Unahin muna, simutin muna ang meron dito sa lokal. Ang mga bukid natin ay marami pang bigas sa totoo lang dahil may natitira pang nagbebenta sa Nueva Ecija, sa Isabela sa amin, pati sa South Cotabato, 25 peso, 25 pesos kada kilo. Ang imported, FOB pa lamang ay nasa 42 na. Kaya sana simutin muna ng NFA ito. Pagbabahagi ni Marcos ngayon pa lang ay nababahala na ang mga lokal na magsasaka sa pagdagsa ng imported na bigas sa bansa. Pinangangambahan na naman ng mga magsasaka sa amin, baka naman pagpasok ng imported, sasapawan na naman yung bagong ani. Kasi mag-aanihan na sa bukid sa loob ng isang linggo. By the third week of September, all through October, that's the major first harvest. So, baka magkasabay na naman. Yan ang nangyari nung nag-import ng napakahuli na ng sibuyas. Siyempre, ayaw nang bilhin yung mamahaling pula na lokal nung natabunan ng sangkatutak na puti na imported. Ganun din yung asukal na pumasok yung imported na asukal nung kasagsagan ng milling season. Sana konting timing at wag naman sobra-sobrang dami. Anya, hindi dapat nasasanay ang gobyerno sa importasyon at sa halip ay isipin ng kapakanan ng mga lokal na magsasaka sa kadahilanan na kabuhayan nila nakataya matapos na rin mamuhunan ng dugot pawis sa kanilang pagtatanim. Dapat unahin talaga, alam naman natin importation is not sustainable, neither are subsidies. But at the end of the day, we have to invest in our countryside finally so that we can become competitive and achieve food security. Nabanggit din niya, ang silisa ngayon ay tumaas pa ang presyo sa 700 piso ang bawat kilo na nakatagdag sa init ng ulo ng mga consumer. O asan na? Nasa 700 na daw. Nang galing ako sa Zamboanga, bitin na bitin yung mga hot moro at walang sili. Kaya nga, yan ang problema. Kung tutuusin, ang sili, talaga naman pwedeng itanim miski sa paso kung bakit nagkulang, nakakapagtaka. Sana konting planning sa atin at baka ang sagot na naman ay importation. Huwag naman importation lagi, andyan pa rin ang ating mga magsasaka. Kaya't kinatok niya ang National Food Authority na umiiwas sa underspending dahil maraming lokal na produkto ang maaari nilang bilhin at iimbak para sa stable na supply at presyo. Ang dami-dami pa sa Mindanao, ang dami pa sa Nueva Ecija, yung mga biofertilizer. Ang baba ng presyo ng ani nila, nasa 25 pesos. Ba't hindi muna yun ang bilhin? Ang pagkaalam ko, ang NFA, 75%, 3/4 of their budget remains intact. Hindi pa sila namimili. Kailan pa sila namimili? Taon-taon naman, ito yung panahon na tinatawag sa Ilocano. Ayan, boys, alam mo yun, gawat. Gawat ang tawag ng gawat, taghirap. Kasi July, August, pag-umpisa ng September, gutom talaga ang papalarin pagkat alam na natin, wala na maani, so inaantay lang yung first cropping. Habang nag-iintay, dun sana papasok yung na-imbak na mga palay at bigas ng NFA. Yun ang ilalabas, hindi magkakaganito yung presyo ng palay kung tama yung kanilang projection sana. Nagtungo si Marcos sa Taguig City para mamahagi ng assistance to individuals in crisis situation sa mga solo parent sa lungsod. Nagpayo pa ang senadora sa mga solo parent ngayon napakataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Well, palagay ko yung mga solo parents, alam na yung gagawin. Pagkat ang mahal-mahal naman ng mga bilihin ngayon, wala tayong magawa sa LPG, sa gasolina na puros imported. Pero syempre, tipid-tipid muna at alam natin na ayaw nating gastusin sa walang kamatayan tong itsa at iba pa. Kailangan talaga sa pagkain na muna at ang mahal-mahal. John Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong. Mamaya nag-uusisa.